Hello, welcome to my channel. Kung ikaw ay OFW na andito sa Thailand, para sa yung channel na to. Meron akong mga questions sa'yo. Una, number one, satisfied ka ba sa income mo? Every month galing sa salary mo. Kung satisfied ka na, lipat ka na sa ibang channel. Pero kung hindi ka satisfied, makinig ka. Okay. Question number two. Bakit hindi ka satisfied sa income mo from your salary alone? Eh kasi nga madami kang binabayaran na bills dito. Yung apartment mo, yung internet mo, plus nagpapadala ka pa sa Pinas. At pag umuwi ka, nagbabayad ka ng OWA membership. Kasi every two years nire-renew yon. And ngayon, required na magbayad ng PhilHealth, ng contribution sa pag-ibig, at sa SSS. Ako nga, uwi kami ng husband ko this December. Ang babayaran ko, mga aabot sa 20,000 pesos. More than 20,000 yung babayaran namin. Kasi nga, i-renew na yung, for renewal na naman yung aking OWA membership. And i-update yung mga PhilHealth, pag-ibig, at yung SSS. So, yan. Medyo malaki rin, no? Kung ang income from salary lang ang inaasahan mo, paano ka asenso? Ayan. Question number three. Meron ka bang retirement benefits sa pagtatrabaho mo dito sa Thailand? Eh, diba? Ang meron lang namang retirement benefits yung mga Thai, yung mga local workers dito sa mga companies, meron silang by salary deduction kasi, di ba, kinakartasan sila eventually pag retire nila, magkakaroon sila ng retirement yung mga pension, yan. Kagaya din sa Pinas, yung mga nagtatrabaho sa Pinas. So tayo, mga nag-abroad tayo, wala naman tayong retirement benefits coming sa company na pinagtatrabahoan natin. Ayan. Question number four. Ano ba talaga ang plano mo sa buhay? Gusto mo bang magstay dito sa Thailand forever? Usually naman, tayo mga nandito sa abroad, andito lang tayo habang kaya pa natin magtrabaho. Normally, ang plano talaga, ang plano mo, ang plano ko, eventually, uwi din tayo sa Pinas. Ngayon, ang channel na ito, ito ay para sa'yo kung gusto mong umasenso. Hindi ka satisfied sa income mo from your salary at gusto mong madagdagan ng income mo. Sabi ni Robert Kiyosaki, pwede mong i-google yan kung hindi mo pa siya kilala. Meron tayong dalawang money problems. Dalawa lang yan. Either kulang ang pera mo, yan ang number one. Another is sobrang pera mo. Pareho silang problema. Kulang o sobra ang pera, problema pareho. So, piliin mo kung alin ang problema ang gusto mo. Gusto mo ba na ang problema mo, kulang ang pera mo? O ang problema mo ay sobra ang pera mo? Ayan. Ito na yung last question. Gusto mo bang mapalitan ang problema mo sa pera? From dati kulang, gusto mo maging sobra ang pera mo? Well, sa next video ko, may i-share ko dun sa inyo. Gusto kong i-share sa'yo ang ginagawa ko ngayon para madagdagan ang aking income. By the way, kung meron kang mga reaction sa mga nasabi ko sa video na to, comment below. Abangan mo ang next video ko. Mga by Monday, hopefully, magawa ko yon at may post. See you!